salamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuli, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Napakabuting nga ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuli, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Itaas ang ngalan niya, lahat ang ibig ka. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po yung regular na dumadalo sa atin pong prayer and discipleship dito po sa atin pong River of God, Marilao. At sa gabi pong ito, ang pamagat po ng aking mensahe ay tinimbang ngunit kulang. So, tayo po ba mga kapatid ay tinimbang ngunit kulang? Ang atin pong susing talata ay magmumula sa Lucas chapter 22 verses 31 to 34. At bago po tayo mag-umpisa, anyayahan ko po ang bawat isa na manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. O God, Lord, we praise you and we glorify you tonight, Panginoon Jesus. As we come to you, Father God, Lord, samahan mo po kami sa pag-aaral, pagbubulay ng iyong salita. At nawa, Father God, Lord, sa gabing ito, magrema sa aming po mga puso ang bawat salita mo. Makapag-reflect po kami, Father God, Lord, sa kung ano man yung mga bagay, Father God, Lord, na meron kami, Father God, Lord, sa iyo, nakilang Diyos. At patuloy kaming magpakatatag, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya. Ang mga kapatid namin, Lord, na wala pa, Father God, Lord, sa gabing ito pang makapakinig, ay bigyan mo po ng kasabihan ng kanilang mga puso, Father God, Lord, na marinig ang salita mo na ibabahagi pang magkakalakasan namin po spiritual na pangmatawan ng kilang Diyos. Salamat po, Father God, Lord, ko lamang po siyang maluwalhati sa iyo po lahat ng papuri sa dahil pangalan lamang po ni Jesus. Amen. So, sabi po dito sa atin pong verse, Lucas chapter 22 verses 31 to 34. So, ito po yung kinausap po ni Jesus si Pedro. At dito po sabi po ni Jesus, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa mga magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay tatlong beses mo kong ikakaila. Hallelujah. So, lahat po tayo sa atin pong buhay pananampalataya, mga kapatid, na sa unang pagkakilala po natin, nandun po yung eagerness, nandun po yung love, nandun po yung passion, nandun yung compassion natin sa atin pong mga kapatid sa mananampalataya at sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, igit sa lahat sa gawain, sa atin pong Panginoon, nandun po yung sigasig natin sa paggawa, sa pagsunod sa atin pong Panginoon. Ngunit, kahit gaano man po tayo kalapit sa ating Panginoon, kagaya din po ni Pedro na alam po natin na isa po siya sa doon sa mga malalapit na alagad ni Jesus. Kasi kahit saan po magpunta si Jesus, kasama po siya. So,
Kahit si Pedro po na malapit na po sa Panginoon, pinadaan pa rin at sinubok din po yung kanyang buhay pananampalataya. So, tayo din po bilang mananampalataya, dadaan at susubukin po tayo kung ang atin po bang pananampalataya ay tunay o hindi sa harapan ng atin pong Panginoon. So, nawa sa gabing ito ay makapag-reflect po tayo or mapalakas po tayo nitong salita ng Diyos. Hallelujah. So, ano po ba ang una nating punto sa gabing ito? Sabi po sa verse 31, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukan ka kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. So, number one ko po na puntos is sifting. So, sabi po sa New King James Version, as hath desired to have you, that he may sift you as wheat. So, talagang sasalain daw po. Pag sinabing sift, sasalain. So, sa Tagalog, ano, magsasaka na inihiwalay ang ipa sa trigo. So, mahirap po yun yung sasalain po, di ba? Sa atin po, ang parang ginagawa po natin dati is yung bilao na ginaganon na hinihiwalay yung, para mahiwalay yung, ano yung totoong bigas na kinakain po natin para maging kanin po, para maluto po natin at maging kanin. So, ganun din po tayo, yung atin pong buhay pananampalataya, na siguro kung sa atin po para po tong yung panala na kung ano lang yung matera, kung ano lang po yung katas, or kung ano lang yung pure, yun lang po yung lalabas, or yun lang po yung makukuha ng panala, at kung ano po yung mga ingredients na hindi po ano, na mga solid, na mga buo-buo, so hindi po yun yung hindi po siya masasama. So ganun din po sa atin pong buhay pananampalataya na tayo po yung atin pong buhay, meron po tayong, kasi as we come na tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, hindi naman po yung buhay natin is perfect na. At alam niyo po ba mga kapatid na ayaw din po ni Satan na pagtas natin makakilala sa Panginoon is happy na. At alam natin na wala naman pong happily ever after pagdating po sa ating pong buhay pananampalataya, dahil the moment na malaman ni Satan na tayo ay ligtas na, mas doon niya tayo nililiglig, mas doon, 'di ba nga po ang sabi nga po, ang mga Kristiyano daw po ay mas maraming problema. Kasi nga po gagawa at gagawa ng paraan ang kaaway sa buhay natin para malayo tayo, magtampo tayo, mawalan tayo ng gana sa salita ng Diyos at matuluyan na tayo na umalis sa kanyang presensya o sa kanyang pagtitiwala. At higit sa lahat, kung meron mang nais agawin ang kaaway sa atin, ayun na nga ang ating kaligtasan. Mga kapatid, wag po natin itong ipapahintulot. Kung dumaan man tayo sa mga gantong pagsubok, lagi lang po tayong kakapit sa Panginoon. Kasi sabi po dito sa 1 Corinthians, sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Hallelujah. So, si Lord pa rin po yung kikilos. Si Lord pa rin po yung atin pong katulong. At wag po tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid, kasi kung paano tayo dadaan sa mga pagsubok or patuloy na dumadaan sa mga pagsubok, may mga nauna na po tayong mga kapatid na dumaan sa ganyang pagsubok. Kaya manatili lang po tayo sa atin pong Panginoon. So, number two po na aking pong puntos is, sabi po dito sa verse 32, subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So, sa number two po is strengthen. So, palakasin. Palakasin po ang ating pong buhay pananampalataya. So, yung mga pagsubok sa buhay natin, hindi po yan inalis ng Diyos. Yung kasalanan, nandito po talaga siya sa mundo. Inalaw po siya ng Lord. Kasi,
inalaw niya po itong mga bagay nito para mag-add up dun sa atin pong mag-add up ng spice dun sa buhay natin. Ano pong ibig kong sabihin? Kasi kung wala po tayong pagsubok at puro maayos na lang yung buhay, wala naman pong ganun, di ba? Yung katulad po ng mga bata po tayo na akala po natin yung mga Disney princess po, no? Na happily ever after, wala na sila magiging problema. So, wala po. Hindi po totoo yung ganong uri ng buhay. Wala pong ganong buhay. Kasi ang buhay ay tungkol sa pakikibaka at pakikilaban. So, dapat mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok sa buhay. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, inaalaw din po niya yung mga problema at mga pagsubok sa buhay natin. Hindi po tayo para palungkutin, hindi para mawalan ng pag-asa, o hindi po para malugmok na po tayo or pagtawanan ng Diyos. Hindi po yun ang nais niya. Nais ng Panginoon na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, ay mapagtagumpayan po natin ito at magkaroon tayo ng mga positibong pananaw sa buhay na balang araw matatapos din ito, balang araw ang mga bagay na ito ay patatatagin tayo, balang araw magiging patotoo natin ang mga pagsubok na ito sa buhay at maging tayo ay magiging kalakasan din po ng atin pong mga kapatid sa pananampalataya. So, yung pagsubok sa atin pong buhay ay meron po siyang purpose. 'Di ba? Hindi po siya inalaw ng Diyos na nahayaan lang na kumbaga parang pagtatawanan tayo ng Diyos, may pagsubok tayo, hindi 'yun ganun. Meron pong malalim na dahilan ang Diyos bakit po tayo dumadaan sa matitinding pagsubok. So, sabi po dito sa atin pong pinag-aaralan na kapag dumaan tayo sa mga pagsubok, iba po yung pagsubok na meron tayo bilang mga Kristiyano. Kasi pag tayo po dumaan sa mga pagsubok, nakikita po yung kaibahan natin dun sa mga tao na hindi mananampalataya. Kasi kasama po natin ang Panginoon. At alalahanin niyo po kapatid palagi na ang Diyos po ang siya pong magbibigay sa atin ng lakas kapag po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng atin pong buhay. Hallelujah. Hallelujah. So, sabi po dito sa atin pong verse book, subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So, yung dinadalangin ka po ng Diyos, pwede ba sabi mo sa iyong kapatid sa gabing ito? Night and day, 24 hours, pinagpipray tayo ni God, ni Jesus, siya yung ating great intercessor sa langit. Kung tayo man nag-i-intercede dito para sa atin pong mga mahal sa buhay, sa atin pong mga kamag-anak, sa atin pong bansa, higit lalo ang Diyos, nais niya po tayo maging mananagumpay. Hallelujah. So, sa atin pong pangatlong puntos, sabi po sa verse 33 and 34, sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Sa verse 34, ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay tatlong beses mo akong ikakaila. So, ano po yung pangatlong puntos natin is truth. Ano po ba yung katotohanan na sinabi ng Diyos kay Pedro na kung hiwalay tayo sa atin pong Panginoon, wala po tayong magagawa. Ngunit ang lahat ng bagay ay magagawa natin, nakasama natin ang Diyos. Diba? All things are possible with God who strengthens us. Amen. Hallelujah. So, kapatid, alam niyo po ba na alam na ng Diyos na along the road or along the way ng ating pong buhay pananampalataya, mag-fail ka, mawawalan ka ng pag-asa, andun yung panahon na gusto mo nang sukuan yung mga bagay na paulit-ulit nangyayari sa buhay mo pero wala namang wala ka namang nakukuha. Kumbaga, hindi mo naman nakakamtan yung panalangin na hinihingi mo sa ating pong Panginoon. Pero hindi po yan ang katapusan na ating pong buhay pananampalataya. Nais ng Diyos na kung madapa man tayo, bumangon ulit tayo, harapin natin yung mga pagsubok or mga kahinaan na meron tayo, tanggapin natin
yung mga kahinaan na to at mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na ito na kasama natin ang Panginoon. Sa mga panahon na tayo dumadaan sa mga matitinding pagsubok, doon natin nakikita yung mga kahinaan natin. Doon ito naglalabasan lahat. Hindi yun ginawa or inalaw ng ating Panginoon para ipahiya tayo at sabihin na makasalanan ka kaya ka nagkakaganyan. So hindi po yun ang ibig sabihin ng Diyos. Pinapakita po yun ng Diyos na sa atin pong kahinaan, merong Diyos na tutulong sa atin, merong Diyos na perpekto, higit na malakas sa atin, na siyang tutulong sa atin dun sa atin pong kahinaan. So, huwag po na itong mga kahinaan, ang mga kakulangan natin, ay maglayo sa atin sa Panginoon. Hindi po ito, kasi paminsan po ang ginagawa ng kaaway sa atin, kinokondem po tayo na hindi ka karapat-dapat. Totoo naman po, hindi po tayo karapat-dapat lahat. Pero tayo po ay ginawang karapat-dapat ng Diyos nung mamatay si Jesus mula dun sa krus at kalbaryo. Tayo po ay lahat ay righteous na sa harapan ng Panginoon at iisa na po tayo nung tinanggap po natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Amen. Hallelujah. So, kapag ka dumaan po tayo sa matitinding pagsubok, huwag po nating i-allow yung bulong ng kaaway na hindi po natin deserve, na hindi na po tayo karapat-dapat. Totoo pong hindi tayo karapat-dapat, pero kasama mo ang Diyos. At yung righteousness ng Lord ay righteousness din po natin. So, manatili po tayo dun sa tinig ng Diyos. Kaya, alam niyo po kapatid, napaka-importante po talaga na nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Napaka-importante na naririnig natin yung salita ng Diyos. Yung ating pong prayer and discipleship, it is a continuous reminder sa buhay natin na nandiyan palagi si Lord. Ano mang kahinaan, ano mang pagsubok, it cannot separate us from the love of God. Amen. Hallelujah. So, sabi po dito sa 2 Corinthians 12, verses 9 to 10, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." Hallelujah! 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 Salamat po sa Panginoon na yung kapag kamahina po pala tayo, yung Diyos po, yung nahahayag yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Diba? The moment that we accept sa Diyos na mahina tayo at isurrender natin lahat ng kahinaan natin, that is the time that the power of God will rest upon us. At alam ko po kapatid, hindi lang po ako yung nakakaranas ng ganyang klase ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin, kundi ang bawat isa sa atin na kapag walang-wala na, saka may dumadating na provision, kapag ka sobrang ando na sa banig ng karamdaman, saka may gagawing himala ang Diyos sa buhay po natin, di ba? Yung pagsubok na parang tila walang-wala na, nandun ka na sa, kumbaga nasa end road ka na, or parang sukul na sukul ka na ng kaaway. Pero dyan tayo, dyan natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos, na makikita po natin na hindi po tayo pinapabayaan ng ating pong Panginoon. At ang Diyos ay tunay na manliligtas. Diba? Isa po yan sa karakter ng Panginoon, that He is our Savior and He can move mountains. Amen. Hallelujah. So sabi po ni Paul dito, ang ganda. Sabi niya, "That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses." So, kasi dun sa kanyang weaknesses, hindi na siya nahihiya na may kahinaan siya. Pwede bang, i-claim din natin itong salita na to, na hindi na po ako nahihiya na ganito lang ako. Kasi dahil ganito ako, may Kristong tutulong sa akin, may Kristong mas malakas para sa akin, na siyang tutulong sa akin upang mapagtagumpayan ko ang mga bagay na ito. Hallelujah! Sabi po ni Paul, "For when I am weak, then I am strong." Hallelujah! Kapag tayo po ay mahina, meron pong Diyos, an ever-increasing strength sa buhay natin, na siya magpapalakas. Hindi tayo pababayaan. At alam niyo po, pinaka-the best po sa Panginoon na
lagi ko pong nararanasan talaga na kapag nandun ka na sa point na walang-wala ka na talaga, siya yung trusted friend. Siya yung maaasahan mo. Diba? Diba? Pagka tayo maraming pera, yung mga tao, lahat kaibigan natin, lahat kamag-anak natin. Pero pag wala na tayong pera, lahat iiwanan na tayo. Pero si Lord, never tayong iiwanan. Si Lord, siya yung kahit wala ka ng pera, kahit hindi ka na sikat, kahit hindi ka na mayaman, kahit hindi ka na hindi na mataas yung pwesto mo. So, andyan pa rin siya. Siya yung atin pong BFF ng buhay natin. Forever friend. Forever trusted friend. Para sa akin, ang atin pong Panginoon. Dahil makikita po talaga natin yung ano niya, yung faithfulness niya sa mga ganitong panahon po natin. At talagang subok na po ang Diyos sa mga mananampalataya na talagang dumadating sa mga matitinding pagsubok na ating pong buhay. So in conclusion po mga kapatid, mahirap po ang buhay natin dito sa mundong ito. Pahirap ng pahirap, sa totoo lang po. Nakikita na po natin yan. And even naman po sa Bible po nakasulat po yan na in the last days talagang talaga mag-i-increase yung kasamaan. Pero huwag po tayong matakot doon. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot sa tribulation. Huwag po tayong matakot sa mga adversities ng atin pong mga buhay. Kasi ayan po yung nagbibigay ng alat sa atin pong buhay pananampalataya. Ayan po yung nagpapatatag sa atin. Makita po ng mga tao na kahit na po patong-patong na yung mga problema natin, pero nakukuha pa din natin umiti. Nakukuha po pa rin nating magpuri sa ating Diyos. Nakukuha pa rin po nating lumuhod at manalangin at magtiwala sa Diyos. Dahil tayo po nakikita po natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Nakikita po natin at alam po natin kung ano yung nais ng Diyos na mangyari sa atin pong buhay. At yun po ang nais ng bawat isa sa atin, na tayo ay maging victorious, na tayo ay maging mananagumpay sa buhay na ito. Hindi man po natin makamtan ang lahat-lahat na atin pong ipinanalangin. Pero pagdating naman na po sa langit, nako po mga kapatid, sabi po dun, hindi po natin ma-explain kapag katungtong natin dun sa langit, 'di ba, yung unang araw natin sa langit. Di na natin ma-explain kung anong gaano ka-glorious yung buhay na meron tayo na kaloob ng Diyos. Kaya manatili po tayo hanggang wakas upang makamtan po natin yung pangako ng Diyos at sabihin po sa atin na good and faithful servant. Hallelujah. 'Di ba, ang sarap po na papapasukin po tayo ng Diyos dun sa langit at talagang tayo po na mga nanatili hanggang wakas, makakamtan po natin ang ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin bilang pangwakas na panalangin. Hallelujah, Jesus, O God, Lord. We thank you, Father God, Lord, and we praise you, Panginoong Jesus, Lord. Thank you, Lord, for your word, Panginoon, sa gabi ito na patuloy, Father God, Lord, na pinalalakas, Panginoon, ang bawat panloob na pagkatao namin. Lord, to those people, Father God, Lord, who are suffering right now, Father God, Lord, mga disease, Panginoon, sakit karamdaman, na tila imposible na pong bumaling, Father God, Lord, sa kanila pong buhay. Tulungan mo po sila, Father God, Lord, mag-miracle ka, Father God, Lord, at tulungan mo po sila, Panginoong Jesus, na yung kanila pong buhay, Father God, Lord, ay maibalik, Father God, Lord, at maibalik din naman nila sa iyo, Father God, Lord, ang karangalan ng ilang Diyos, Ama. Also pray, Father God, Lord, for those people, Panginoon, who are suffering, Father God, Lord, sa mga matitinding mga problema na kung titingnan po sa dito po sa mundong ito, Father God, Lord, parang hopeless case na imposible na po, Father God, Lord. Pero Lord, you are a God, Father God, Lord, of miracles, Father God, Lord. You are a God who do impossible things, making things possible sa buhay namin. Kaya Lord, humihingi kami sa iyo, Father God, Lord, makita po ng mga tao sa paligid namin that we are sons and heirs of Christ, na kami po ay mananagumpay, that we are victorious, that we are more than conquerors, Father God, Lord, dahil mahal mo po kami, dahil anak mo po kami, Father God, Lord, dahil nananatili ka po sa bawat isa sa amin, Father God, Lord. And for those people, Father God, Lord, na nagsasuffer, Father God, Lord, sa anxiety, depression, even, Lord, mga kasalanan, Father God, Lord, na hindi po kapagtagumpayan sa kilang Diyos, Ama, Lord,
We pull it down, Father God, Lord. We reject it, Panginoon Jesus, sa amin ang buhay, Father God, Lord. And we break the chains of addiction, Father God, Lord, in any form. Mga bandages, Father God, Lord, stronghold sa buhay namin, Father God, Lord. Ano man po ito, dakilang Diyos, Ama, sinasabay po namin at pinapalaya po namin ito sa aming po buhay, dakilang Diyos, Ama. Ikaw lamang po siya, Ama. Ikaw po siya, madakila, Ama. Glory, 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 Panginoon, to the highest, Father God, Lord. Sa iyo po namin maingat na binabalik lahat ng pag-uri, pasalamat at pagdakila sa dami pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Maraming maraming salamat po at magandang magandang gabi po sa bawat isa. Darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus.